Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all. Mga kamatik, kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. For today's video ay mag-dismantle tayo ng automatic transmission ng Honda Elantra na 2012. Ano? Ito ay may modelong A6 GF1 Gamma, conventional automatic transmission. Ipapakita ulit sa inyo kung paano mag-dismantle. Yung mga dating dismantle natin ay puro mga bagong modelo. So tayo naman ay mag-dismantle ngayon ng medyo lumang modelo naman, 2012 naman ako. Bago natin umpisahan itong pag-dismantle ay kung kayo ay bago sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay inanyahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot yung red subscribe button sa baba. Pakipindot yung bell, yung notification bell para update kayo sa lahat ng mga video natin gagawin. Ano? So, let's get started. Tanggalin natin yung torque converter. Lagyan natin siya ng bolt. Na number 14 ito. Okay. Itawag natin siya para matanggal yung langis. Para hindi tayo mahirapan. Pagka magdi-dismantle tayo, dito tayo mag-uumpisa na pag-dismantle sa oil pan. Okay? Oil pan, pag natanggal na natin yung ball body, saka tayo magtatanggal ng bell housing. So, tanggalin mo natin yung mga accessories niya, yung support bracket at saka itong inhibitor switch at yung kanyang tubo ng cooler. Tapos isusunod natin itong oil pan para malinis na wala na tayong mababanggana. At isusunod naman natin yung bell housing. Okay? Inhibitor switch, lock ng harness, breather. Bracket.
oil pan. So ito yung kanyang ball body. Inner spring ng selector, chip selector. Yung kanyang temperature sensor. Lumang style pa siya yung natatanggal sa rito. Napapalitan tong sensor lang mismo. Sa mga modelo, sa mga bago na ngayon, buo na to sa harness. Wala siyang dugtungan dito. Ito mayroon pang dugtungan. Tapin natin po dito sa bandang huli yan. Yan naman. Sabay i-address natin ang konti. Ayan. Ito na yung kanyang ball body. Dito sa loob, meron siyang speed sensor. Input at saka output. At nandito yung kanyang pagnilo ng harness. 2 ng 30 mm at 2 ng 30 mm. Yung speed sensor pwede natin paghiwalay at tanggalin natin dito sa lugar na ito. Ayan. Ito yung meron siyang pindutan dito. Ayan. At matatanggal natin siya. Maiwalay natin siya dito sa harness, sa main harness, ano? So ito yung kanyang speed sensor. Notice niyo yung kulay at ito ay pula at saka yellow, ano? Yung ito ay 1.6 na Elantra, okay? Yung 1.8 ganito naman ang kulay niya. So ito yung pang 1.8 niya. Mapansin niyo ay blue yung kanyang maiksi at yung mahaba ay yellow red. Katulad din dito, yellow yung output at saka pula naman yung kanyang input. Ano? So dito magkaiba siya. Yun yung pinagkaiba ng 1.8 at saka 1.6. Ano? May dalawa siyang rubber seal dito. Underdrive at saka low reverse. Seal, rubber seal. Dalawang tornilyo na 10 mm akintab siya. Hindi natin mapagkamalang paglabas ito. Hindi talaga pangloob na. Pagtanggal itong harness, pupukin lang natin dito sa kabila. Ito. Pagpukin lang natin yan. Make sure natin natanggal yung lock. Ano? So ito na yung kanyang harness. Pagtanggal naman itong selector, magamit tayo ng magnet. Mayroon siyang pin dito. Ayan, katulad nitong pin na to. So gagamitan natin siya ng magnet para gumigit. Ayan. Tanggal na.
natanggal yun, pwede na natin siya atras para matanggal naman natin itong packing pouch. Ayan. At magbubunot na natin itong selector. Okay. So, tapos na tayo rito. Pumunta tayo sa bill housing. Bunutin natin itong differential. Okay. Dala natin yung filter. Allen key siya na number 5. Ito yung filter. Sunod natin yung pump. Dahil busing type yung ating pump, pwede na natin tanggalin yung oil seal para ma-check natin yung busing kung nasunog siya, kung umikot. Tanggalin natin yung oil seal, pump oil seal. Ayan. Ito yung pump busing natin. Kadalasan itong ganitong modelo ay kapag may taga siya, kapag nagkaroon ng mga oil leak na mahirap mahanap, ay dito nagkakaroon ng problema. Mapapansin nyo itong busing na ito, may maitim sa gilid dito, ano? At medyo nakaangat siya. Pagka ganun na nakaangat na at maitim yung gilid, ibig sabihin ay umikot na siya. Makikita nyo rin itong lock na ito. Ayan. So kapag nawala siya dun sa lock, hindi na naging pantay dito sa lugar na ito, sa may parang kanal na yan. At na misalign, napapunta sa ganitong lugar o dito sa kabila na to, ibig sabihin ay umikot na talaga siya. At dito na yung pinagmumula niya ng tagas. So ang gagawin natin ay chichikin natin yung shafting ng torque converter kung mayroon siyang liig o nagkaroon ng damage, ano. Tapos ito ay dahil walang nabibili ng busing, ay magpapalit tayo ng assembly na pump. Okay? At kung may tama rin naman ito,
ay magpapalit din tayo ng torque converter. So dahil maganda naman siya, maganda rito at wala naman itong tagas, ano, ang trabaho lang nito ay magpapalit lang tayo ng filter at saka ng o-ring. Kaya diretso tayo sa pagtanggal. So ito yung kanyang pump assembly. Okay. Next natin ay input shaft. So meron siyang clutch shift dito. I-checkin natin. I-checkin natin yung kanyang worn out. Kung may damage na yung mga friction plate. So dito sa kabilang side, one way siya, no? Kabilang side niya lang yung may lining at dito sa kabila naman ay plain siya na bakal. So ang pagtingin dito para malaman natin kung sunog na siya, makikita natin na nagre-rainbow yung bakal, ano? Kakaroon ng mga rainbow-rainbow. At dito naman, makikita naman natin siya na may parang mga bungi yung kanyang lining. Ibig sabihin nun ay palitin na ito kung halimbawa may mga bungi-bungi siya, ano. So okay pa naman siya. Maganda pa. Maganda ang kanyang tile. Pwede pa natin gamitin. Next, 2-in-6 analos. Meron siyang washer plastic. So titingnan din natin ito kung may worn out. Magaspang. Kung mayroong mga guhit-guhit, ano. Pagka may mga guhit na siya, magaspang, ibig sabihin na isira na yung kanyang busing sa underdrive analos. Ano? 2-in-6 brake clutch. Ayan. Ganun din ang pag-check kung nagre-rainbow siya at may mga hindi magandang kain doon sa clutch. May mga bungi-bungi, ibig sabihin ay palitin na siya. So ito okay pa. Natin yung underdrive clutch. So ito yung underdrive clutch nya. Underdrive analos. Ito yung bushing na sinasabi ko na kailangan check-upin natin kung magaspang o umikot. So okay. Okay. Ito yung mga clutch niya, underdrive clutch. Okay pa naman. Tanggalin natin yung spring ng piston. Ito yung retainer spring ng piston ng underdrive. Underdrive piston, o-ring type siya, D-ring. No? Yung mga modelo, piston na siya, katulad nitong papakita ko sa inyo. Ito yung sa modelo, ano? Lip seal type siya, at ito yung lumang modelo na katulad ng binaklat natin, D-ring type. Yan. Sa loob niya, o-ring type siya, yan. Isang D-ring, isang o-ring. Okay? So take note, ito yung bagong modelo, ano? Piston. Assembly siya pagka pinapalitan. Okay? Dito sa gawin na to, pagkatanggal natin ng piston,
meron siya mga tornilyo. Ayan. Kadalasan ay flower siya. Pero doon sa modelo na ito ay alinkilang. Ano? So, chisikin natin yung higpit ng mga tornilyo na yan. Kadalasan ay lumuluwag yung mga tornilyo na yan. At chichikapin natin itong hub niya kung hindi nabasag. So, kakatok-katokin mo lang na ganyan yan. Magbabibrate yan kung basag siya. Ha? Kung lumuwag siya, dapat higpitan. Linisin muna yung butas at saka higpitan. Okay? Pagpunta tayo sa likod. Tapos na tayo rito. Doon naman tayo sa likuran. Tanggalin muna natin itong mga lisil, mga silpatya rito. So sa mga bagong modelo again, wala itong seal na to, ano. Dito lang siya meron, yung apat na to. 1, 2, 3, 4, ayan. So huwag natin kakalimutan yan. Laging dapat ay tinitinan natin yan kung may seal, ano. Sa mga modelo, huwag kayong makonfuse na wala na itong seal na ito dito. Ito naman ay lubrication lang itong bearing na ito, ano. Saka papunta dun sa likuran. Cover. Dito sa back cover, meron siyang teflon ring, dalawa, at meron siyang bearing race. Ayan. Ito yung kanyang overdrive hub. At ito yung katapat ng butas na nagsusulo kanina na kadalasan ay wala ng oil seal kapag bago. Ano. Dito naman, tatlo naman ang meron siya. Dalawang malaki at isang maliit. So ito yung kanyang overdrive. Meron siyang bearing dito. Ayan. At may clutch siya rito sa loob. So chichikin natin yan. Kung ano ang kondisyon. Tulad rin ng pag-check nung sa harapan, ganun din. Nagre-rainbow rin siya kapag may indication ng sunog. At may mga pilas-pilas yung friction plate, ano. So, okay pa siya. Maganda. Ayan. Ito naman yung kanyang planetary carrier. Dito sa ibabaw, meron siyang washer plastic. Ayan. Dito sa loob na to, meron siyang bearing at meron washer. Okay. So, check din natin yan. Tanggalin natin itong lock. Ayan. Manipis siya, manipis. Okay. Ang pagkuha nito, angat mo lang pag natanggal yung lock. Angatin natin. Ayan, ganyan. Dito sa gawing likuran, meron siyang bearing. Sa mga lumang modelo, natatanggal pa. Pero yung sa mga modelo na bago, ay hindi na siya natatanggal. Nakakapit siya rito sa housing. Okay? So, natitira na lang ay door reverse clutch.
tatandaan natin yung plate ay yung lock na ano. Snap ring, makapal naman yung kasunod niya. Ayan. Check natin yung mga clutch kung okay pa ang condition. Ayan. Ganda. Okay. Pwede pang gamitin. So dito, meron siyang lock ulit para naman doon sa kanyang piston. Nung pagtanggal niya, dapat dalawang screwdriver, ano? Sisikwatin natin yung dulo at pupukpukin natin yung spring para tumanggal siya doon sa pagkalak. Ayan. So notice din ito natin na makapal siya, no? Katulad rin ng pangalawa natin tinanggal. Okay. Ang dahilan kung bakit ko pinupukpok yung sa pagtanggal, meron siya nitong kuntil na yan, no? Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Nakasabit dito yung lock. Nakabangga siyang ganyan, ano? Kabangga yung lock kapag nakakabit siya. So hanggat hindi natin dinidiin itong spring ay hindi ito lalabas. Kaya kailangan medyo ini-impact siya, medyo pinupok. Okay? So yun yung technique kung paano pagtanggal. So ito naman yung piston. Ayan. So gamitan natin siya ng lumlos sa pagbunot. Ipitin lang natin siya dito. Ayan. Yan, ganyan. So ito yung kanyang low reverse piston. O-ring type din siya. O D-ring type. Yan. Ito yung papalitan natin sa kayong sa underdrive. Okay, oh, matigas na, oh. So sa pag-maintenance, ang papalitan natin sa mga ganitong ilantra ay itong mga D-ring at saka yung filter. So bali ito lang ang service nito, change filter at saka D-ring at saka yung mga oil seal. Okay, so tapos na tayo. So yun, tapos na tayo mag-dismantle, mga kamatik, ano? Ito na yung mga piyesa natin, mga inner parts natin, ano? Ito na yung kabuuan niya pagka nabakla siya, okay? Ito yung kanyang housing at na nilagay natin doon sa ilalim yung kanyang bill housing, ano? Yan, sama yung torque converter na yun. So ganyan lang kasimple yung ating pag-dismantle, ano? So yun, sana may natutunan po kayo sa ating maiksing video na ito, ano? At maraming salamat sa inyong panonood. Shout out sa lahat ng ating mga silent viewer, subscribers at sa ating mga solid supporters. Shout out kay Happy Day TV. Thanks for watching. Kay by Maninoy White. Bye. Thanks sa inyong suporta. Natanggap na natin yung unang sweldo, bay. Yun lang, may balita ko sa iyo. Good news. Shoutout din kay Chris Doria. Bay, ingat yan palagi. At yung mga hindi ko pa nabanggit, pasensya na. Wala akong listahan na ihanda ngayon. Pero ang masasabi ko lang sa inyo ay salamat at ingat po tayo palagi. Till next time, keep safe. Masalam.